Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV. At ngayon, gagawin ko kayo ng isang video tutorial about sa unit na kung saan pag nagpa-factory reset kayo is safe, mga ka-review. Ito yung safe method, no, mga ka-review. So, tara, wala na naman tayong inaantay at simulan na natin to. Shoutout nga pala kay Sir Shubaldi. Sana'y gumaling ka na. Dahil may password dyan mga ka-review at na-open ko pa. And kunwari, naglalag kayo, medyo nagahang kayo. At dahil puno na at hindi nyo mabura ang laman ng inyong mga file, no? Saan ba pa? File manager. Yan. So, ito yung pinaka-summarize ng ating phone storage. Ayan mga ka-review, nakikita nyo. So kung medyo lagi kayo at marami nang nagpa-pop up sa cellphone nyo at gusto nyo siyang i-reset, so ito yung pinaka-safe method na pwede nyong gawin mga ka-review. So punta tayo sa settings. Then bago tayo mag-factory reset ng isang unit, make sure na tap natin tong baseband, then build number. Magbubukas siya rito kasi naka-already open and developer go. Ayan. So, back natin. Ulitin ko punta tayo sa advanced settings. Then, punta tayo sa punta muna tayo sa about phone. Then, baseband. Then, click natin ng 7 times or 3 times. Mag-o-open ngayon, magsasabi rito na already open na yung developer mo. Then punta tayo sa additional settings. Then make sure na nakabukas itong, naka-on itong OEM unlocking. It means yung bootloader mo is unlocked na. Kumbaga, kahit ano nang pwede mong gawin, kahit anong gawin sa cellphone mo, mga ka-review. Iwas siya sa kung anumang merong account kayo na nakalagin dyan. No? So, tulad dito may account pa ito eh. Ayan. So kung mapapansin nyo, may account yan mga ka-review. So pag nireset nyo, automatic yung unit nyo nang hindi man lang na-on yung OEM or hindi nyo nare-remove yung account nyo, magkakaroon pa yan ng Google activation, no mga ka-review. So dahil nakabukas na yung ating developer option at saka yung bootloader natin is unlock na, saka tayo mag-proceed ng reset. So ayan. So erase. Etong backup, off na natin yan para hindi bumalik yung mga laman. Then erase all data. Then yung password, enter nyo na. So erase. Erase. So antayin natin siyang mag-restart. Somebody to hear, somebody to hold. Ayan mga ka-review, at nagwa-wipe na siya. Wipe data po ang tawag yan. Ibig sabihin, yung mga laman niya at mga application na naka-installed, na in-install nyo mismo, mabubura yon and back to zero yung unit nyo. As in, kung paano siya nabili nung umpisa, ganun ang magiging laman niya, no, mga ka-review. Science na science lang. Hindi ko sabi pa naman ako dyan.
is banning. My pleasure. So, eto na mga ka-review. Siyempre, select natin yung language, English. Pangit naman kung Tagalog. No, then select natin yung ating country. The enemy is banning. Ano ba country natin? Philippines. No. And then skip na natin 'yan. Skip. Please ban a hero. It is better to be feared. The enemy is picking. If you cannot buff. Then agree. So yan, kita nyo. So wala siyang hinihinging account mga ka-review kasi nga nabura na natin siya no kanina. So kaya wala nang activation na papasok sa kanya. Automatic diretso na. So ganun lang po siya kadaling i reset ng safe mga ka-review. Yun lagi yung tatandaan nyo. Lagi kayong magtatanggal ng account or i-unlock nyo yung bootloader nyo para in case of emergency hindi na kayo hahanapan pa ng activation no, mga ka-review. So ayun mga ka-review, hanggang dito na lang ang aking video tutorial about dito sa pag-reset no, safe na pag-reset ng inyong Android phone. So hanggang dito na lang. Peace out.